San Juan City Mayor Francis Zamora iniharap na sa publiko at media ang viral na si Lexter Castro o mas kilala sa tawag na Boy Dila ng San Juan para sa opisyal na public apology. So, Lexter, maaari ka nang salita. Sige, dito Lexter, urong mo dito para marinig ka nila. Una po, nagpapasensya po ako sa aming mayor na sinagawa ko po. Dahil po sa akin, parang sira pong kasanuan po. Sa lahat po, humingi po ng paumingi sa inyo sa mga sasabi ko po sa inyo. Lalo na po sa rider, humingi po ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng paumaning po. Sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po maiisip kung ano po, may stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po ang lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalo-lalo na po sa mga pamilya ko, huwag naman po sana nilang idamay, kung may galit po sila sa akin, ako na lang po ang ano yun nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Kanina nga po, no, nung nag-usap kami ni Lexter, ang magandang narinig ko sa kanya ay handa siyang humingi ng patawad at pamanhin sa publiko, lalong-lalo na nga sa mga taong maaring nabastos niya, naapektuhan sa mga ginawa niya o nasabi niya. At yun naman po ay isang bagay na sinabi ko, mas mabuting makita ng publiko na talagang nagsisisik siya, no, sa kanyang ginawa. At ang mahalaga, hindi ito maulit muli. Tinatanggap naman niya ang kanyang mga nagawang mali, inaamin naman niya. At ang mabuti rito ay matututo siya ng isang leksyon kung saan siya'y maging mapagkumbaba at tanggapin ang pagkakamali. Ngunit ang pinakamahalaga ay magbago ng pagkatao at wag na wag nang gagawin ang mga itong bagay. At yun naman po ang napag-usapan namin ni Lexter. Kung nakita niyo po interview ko kahapon, aminado po ako na talagang galit na galit ako kay Lexter. Dahil yung kanyang mga ginawa, yung po naging mukha ng Wata Wata San Juan Festival. Yung po naging mukha ng kapistahan ng San Juan. Ngunit nung nakapag-usap naman kami at nakita ko naman sa kanya na sincero siya sa kanyang paghingi ng paumanhin, ay sabi ko, medyo talagang humupa rin naman yung galit ko. Sa totoo lang, talagang halong lungkot at galit pong aking naramdaman dahil nung una hindi ko siya nakikitaan ng remorse. Nung una hindi ko siya nakikitaan ng anumang pagsisisi. Kumbaga, nakikita ko parang proud pa siya, kinatutuwa niya yung ginagawa niya. Kaya nung nag-usap nga kami kanina at kahapon, ipinaintindi ko kay Lexter na ang kanyang mga ginagawa, mga sinasabi, ay nagiging dahilan kung bakit pumapangit ang pagtingin ng tao sa lungsod ng San Juan. Siya ay isang San Juanenyo, ang kanyang pamilya ay mga San Juanenyo. Sabi ko, pare-parehas tayong masisira dito dahil sa iyong ginagawa. At natauhan naman siya, naintindihan niya, at ngayon ay humaharap po sa inyo at humingi na po siya ng paumanhin. Kaya kung meron o kayong mga gustong tanongin kay Lexter, handa naman siyang sagutin ng mga ito. Natutunan ko po na katulad po yung sinasabi ni Mayor na humingi lang po akong tawad sa mga nagawa ko, sa mga tingin sa akin ng tao. Di naman po ako masamang tao, mabait naman po ako. Alam po ng mga ano po rin. Kamusta ang mental health mo? Actually po, medyo stress na rin po. Hindi mo na rin po alam kung saan po ako lulugar. Sa mga pinagsasabi po nila sa akin,
Wala po, di na rin po talaga. Next, sir. Paano mo kinakaharap at ilan yung mga natanggap kong death threats? Di ko na po, sa tutusin po, di ko na po sila mabilang. Sobrang dami po nagbabanda sa akin. Nakesya daw po, babarinin na lang, ganun po. Sa akin po, aminado naman po ako, mali ako, mali po ako sinagawa. O po, humihingi ng paumanhin sa lahat ng mga nakabahala kong tao, lalong-lalo na po sa rider po na nabasa ako. Ganun po. Sa lahat po nung nagpi-Facebook, huwag nyo na pong gawin yun dahil sa karamihan na tao, sila po yung naaabala nyo. Hindi naman po ako. Sa maawa din po kayo sa mga seller, rider, sa mga fast food na in-orderan nyo ng pagkain, saan nila lang po kayo maawa. Huwag na po sa akin. Next week, Glenn, sa GMA, no? Hindi lang ako ng permission. Okay lang, pangpakita na talaga namin yung mukha ko, no? Okay. Sa akin lang sa national TV at sa social media. Alright. Right. May nag-aas pa sa yung damages, yung damage, parang kailangan mo itong bayaran, because of this, because of that, yung mga ganun ba? Wala naman po. Puro pagbabanta lang po ang ginagawa po nila sa akin. Nakakaisyo ganyan, ganito ganyan, papatay na lang daw po ako. Para po sa akin na na-stress na rin po ako, syempre, hindi ko rin po kilala kung sino yung mga yun. Pero yun lang po. Oh, Mayor, may pananamutan ba siya technically, Mayor? So, alam niyo po, ng ating ordinansa, ang mga nakasaad na bawal doon, unu-una yung sapilitang pagbubukas ng mga sasakyan para mambasa, yung pagsampa sa mga sasakyan o pagyanig nito. No? So specifically, yung kanyang ginawa na pagbabasa gamit ang water gun at yung pangdidila, no? Kung tutuusin, talagang walang violation ito. Kahit sa batas, no? Kinonsulta po namin sa ating mga abogado. Si Vice Mayor Aguila, isang abogado, kinonsulta natin ang ating city legal officer, ating city administrator, lahat sila abogado. Wala kasing violation ng anumang batas. Ngunit, no? Ngunit kung sakaling yung rider na binasa niya, nasira ang cellphone o di kaya ang laptop, pwede siyang kasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to property. Pero depende ngayon yan kung yung rider na ito ay pupunta dito upang mag-file ng complaint. No? Yun nga po yung sinabi ni Lexie kanina. Napanood ko rin yung kanyang pinost kahapon sa social media na humingi siya ng paumanhin dun sa rider. Ang gusto nga po sana mangyari ni Lexie ay makapagkita sila ng rider. I can actually arrange it dun po sa ating rider. Kung kayo po ay nanonood at nakikinig ngayon, kung magtitiwala po kayo sa akin, pwede ko pong i-arrange na makapagkita po sila ni Lexer dito sa aking tanggapan sapagkat unang-unang gustong humingi ng paumanhin ni Lexer sa kanya personally. Pangalawa, nais niyang handugan ng isang helmet at kapote. Ito yung kanyang paraan na humingi ng paumanhin dito po sa rider na kanyang binasa. Na kitang-kita naman po na talagang kanyang ginawa dito po sa mga viral videos. No? Again, it is up to the rider kung sakaling gusto niya mag-file ng kaso. Choice po ng rider yan. Hindi lang yung rider. Kung meron pang ibang mga naperwisyo si Lexter, kung ito ay mapapatunayan base sa mga CCTV o sa mga viral videos, option na po yan ng mga taong ito kung mag-file po sila ng kaso. Ngunit kung papagbasihan po natin ang ating ordinansa, wala po siyang binaviolate na anumang provisions po ng ating city ordinance patungkol sa ating basaan. Mayor, Bante po, hindi po ba mapasok po sa public act na panginis o unjust taxation? Again, that will require a private complainant. Yan po ang kaibahan dito at yung gusto kong ipaliwanag sa ating mga kaibigan sa media. Ang mga pwedeng i-file na kaso directly ng city government na kahit wala ng complainant ay yung mga nakasaad lamang sa ordinansa. Ngunit pagdating sa unjust vexation or di kaya slight physical injuries or damage to property, kailangan po sa ilalim ng batas na merong pong private complainant na pupunta. At ilang araw na ho kaming nananawagan sa publiko na kung meron nga pong mga gusto mag-file ng kaso ay pumunta rito.
meron na pong ilang mga pumunta, ngunit hindi naman po si Lexter ang kanyang kinakasuhan. Ito po ay patungkol sa ibang tao naman na nanakit sa kanila. So, as far as Lexter is concerned, wala pang ni isang tao talagang pupunta rito sa City Hall para mag-file ng kaso laban sa kanya. Kahit kami bilang isang lungsod, wala rin kaming ma-file na kaso laban sa kanya sapagkat wala naman talaga siyang nilabag sa ating ordinansa. Alam niyo po, para sa akin, ang leksyon na hindi niya makakalimutan ay yung ngayon ay natuto siyang maging mapagkumbaba. Dahil nung una, nakikita natin sa videos, yun talaga yung dahilan kung bakit ako nagagalit. Kumbaga, kumalat ang mga videos, no? Naging napakalaking problema po sa akin bilang isang mayor at naging napakalaking kahihiyan sa akin bilang isang mayor. Ganun din para sa amin ng sud. Ang nangyari, itong kapistahan ng San Juan. At ang naging mukha ng mga kaguluhang yan ay si Lexter. At hindi ko siya nakitaan ng anumang remorse o pagsisisi. Kaya doon po talaga nanggaling ang aking galit sa kanya. Ngunit nung nakausap ko siya kahapon, at lalo na ngayon ay nakausap ko na siya, at naikwento niya rin yung mga pagsubok niya sa buhay na pinagdadaanan, ay mas naintindihan ko ang kanyang pagkatao at ang pinakamahalaga ay ang leksyon na natutunan niya na maging mapagkumbaba, na aminin ang mga pagkakamali at matutong bumawi sa mabuting paraan sa mga bagay na mali na kanyang nagawa. No? So ngayon, ang pinakamalaking leksyon sa kanya ay natuto siyang maging mapagkumbaba, nawala ngayon ang kanyang yabang. Diba? Ngayon, tinatanggap niya ang kanyang pagkakamali, natuto siyang humingi ng tawad at nangako siya na hindi niya na po ito uulitin muli. No? So para sa akin, yan ay isang leksyon na hindi niya makakalimutan sapagkat ang buong Pilipinas ay mapapanood ang kanyang paghingi ng pamanhin. At ito naman po ay nakikita ko na galing sa puso niya. Siguro, dumaan lamang yung mga ilang araw kasi na nahirapan siyang intindihin kung gaano kagrabe ba ang naging pinsala sa lungsod ng San Juan ang kanyang mga ginawa. No? Kaya pinaintindi ko talaga sa kanyang kanina. Sabi ko, alam mo, Lexer, pare-pareho tayong nadadamay sa mga ginawa mo. No? At malaking bagay nga na siya nga po'y humingi na ng pamanhin sapagkat nakikita ko na makakatulong din po ito upang humupa din yung galit ng ibang tao. Ako nga po, yung galit ko humupa po. At ako yung maasa na sa pamamagitan ng kanyang paghingi ng pamanhin ay ganun din po sana na humupa rin po ang galit ng mga mamamayan sa kanya ngayon at humingi na po siya ng pamanhin at patawad. Mayor, dalawang bagay po. Yes, please. Balik ko muna kay Lester. Lumabit ka ba kay Mayor dahil natatakot ka dun sa mga death threats o ano pong dahilan? Bakit kayo nandito? Dahil po sa mga pagbabanta rin po sa akin na hindi ko na rin talaga nakakala. Kaya nakipagtulungan na lang din po ako kay Mayor. Para rin po sa mga masasabi nila sa San Juan, yun po. Mayor, maaaring si Lexer po ay biktima rin nung naging sistema before. Meron po bang dinaan sa psychosocial dahil dun sa kanyang stress at sa mga pagdaan? Kumbaga hindi po normal yung kanyang mga napagdaanan before kaya humantong sa mga ganitong pagdaan? Actually, kanina ko lang nakilala si Lexer. No? In fact, nakausap ko siya kahapon at nakausap ko rin kanina. At base dun sa maiksing panahon na nakapag-usap kami, may mga nakwento siyang mga pagsubok sa buhay na para sa akin, no? Well, these are personal circumstances, personal problems na pinagdadaanan niya. Ayoko namang pag-usapan sa publiko. Ngunit kung meron siyang mga bagay na pinaproblema gaya ng mga nabanggit niya sa akin, ay maaari naman kung tumulong ang lungsod sa kanya. Again, these are
personal to him. Ayoko naman pong magsalita tungkol doon sapagkat yan po ay mga personal circumstances niya. Ngunit handa naman po ang lungsod at tulungan si Lexter sa anumang paraan kung sa tingin niya ay gusto niyang ilapit sa amin. No? We cannot also force him naman. No? Kumbaga, depende na po yun sa kanya kung ilalapit niya sa amin yung mga bagay na naging dahilan kung bakit nga po medyo may konting mga problema siya sa buhay. Last po, could be, sorry po this point, it could be blessing in this case po kaya sa pamagitan ni Lexter ay mababago po yung kondisyon at magiging contained at magiging mas peaceful. Alam niyo, para sa akin, this is a very good opportunity na once and for all mabago na po ang pamamaraan kung paano ipagdiwang ang piyesta ng San Juan. Kasi sa totoo lang po, at alam naman po ito ng mga San Juan ninyo, hinahanap po talaga ang basaan. Every year, excited po ang mga mamamayan na magkaroon ng basaan. Last year, hindi po kami nagkaroon ng basaan dahil sa dalawang dahilan. Namatay po ang aming dating vice mayor at nung panahon yun ay kasagsagan po ng El Nino. 2022, nagkaroon po tayo ng basaan, ngunit yung COVID nung panahon yun ay nandun pa, ngunit allowed na yung mga ganong activities, so hindi ganong karami yung sumali sa aming kapistahan dahil nga po nandun pa rin yung banta ng COVID. 2021 and 2020, kasagsaga naman ng COVID, so walang celebration. So makikita mo, sabik na sabik yung San Juan na magkaroon ng nakagawiang basaan dahil mahabang panahon, ilang taon hindi nagkaroon dito. Ngunit yun nga ho, no? Para sa akin, mabuti na rin nga po na nang dahil sa mga nangyaring ito, meron na tayong talagang dahilan na baguhin ang nakagawiang tradisyon. Pag sabihin ko nakagawian, decades na yan, dekada na yan. Yung mga dating mayor ng San Juan, alam nila yan. Lahat ng lumaki ng San Juan, gaya ko, buong buhay ko, dito ako lumaki, dito ako pinanganak, dito ako namumuhay. Alam namin yan na ganito ang paraan kung paano ipagdiwa ang kapistahan. Lahat ng dumadaan sa San Juan tuwing June 24, itong mga nakarang taon at dekada, alam niyo yan na pagdaan nyo na San Juan, ganito yan. Ngunit yun nga po ang nakagawian, yun yung expectation, yun yung hinahanap-hanap. At ngayon, maintindihan ng tao kung bakit hindi na ito pwede gawin sa kabuuan ng aming lungsod. Maintindihan ngayon ng tao bakit dapat dito lamang sa Pinaglabanan Road in between and Domingo and Pigivare ito gagawin. So, if there's anything good that will come out of this, it's that we will now be able to change the way San Juan celebrates its fiesta. Nandun pa rin yung basaan component sapagkat ito naman po ay simbolismo ng pagbibinyag po ni Jesucristo ni San Juan Bautista na we really cannot take that away from our celebration. Kaya nga po, basaan eh. Kaya nga po, ang patron namin ay sa San Juan Bautista. Dahil nga po, St. John the Baptist baptized Jesus Christ using water. Yun po ang essence ng basaan. So, yan po ang sagot sa inyong katanungan at umaasa ako no? At alam ko na sa mga susunod na taon dahil hindi na nga po to citywide ay hindi na po mangyari ang ganitong mga kaguluhan at alam kong maintindihan ng San Juan kung bakit kailangan baguhin. Dahil hindi naman po rin talaga nagustuhan ng San Juan ang mga kaguluhang nangyari. Wala naman pong may gusto na mangyari ang lahat ng ito. Di naman po yan gusto ni Mayor Francis Zamora. Di naman po yan gusto ng aming lungsod. Ngunit nangyari siya. Hindi namin dinideny na nangyari, but we are doing something about it. We are changing how we will celebrate in the next many, many years. And buti na rin nga po nagkaroon ng ganitong pagkakataon kung saan maintindihan din ng San Juan kung bakit kailangan baguhin ang paraan kung paano kami magdiwa ng aming kapista. Yes, of course, no. May karapatan naman talaga si Lexter na maproteksyonan din ng kanyang buhay dahil una-una, hindi naman po siya kriminal. Hindi naman po siya kinasuhan ng anumang bagay. So, ayaw din natin naman humantong sa anumang
masamang pangyayari ang kanyang buhay. So, we will of course coordinate with our San Juan Police to ensure na wala rin manakit sa kanya, walang sumubok pumatay sa kanya, kung marami nagbabanta sa kanya. Tungkulin namin na siguraduhin na walang papatay sa kanya. At tungkulin ko yun bilang mayor na siguraduhin ang kanyang buhay ay hindi po malagay sa lumang alangan. Si Lexter, natuto ng leksyon ngayon, bagamat hindi naman sa pamamagitan ng isang kaso, ngunit sa pamamagitan ng pagiging mapagkumaba. Mula sa kanyang dating mayabang na asta, ngayon nakita natin na si Lexter ay natuto ng isang leksyon kung paano maging mapagkumaba at paano humingi ng tawad. At para naman po dun sa meron talagang criminal liability, ang leksyon na matututunan nila ay yung kasong haharapin nila. Sapagkat dadaan po sila sa isang legal na proseso at kung makita po ng ating korte na sila nga po ay guilty sa mga kasong ito, maaari silang makulong at sila po ay papatawan ng mga karampatang multa. Mayor, yung rider na binasa ni Lexter, may info na po ba kayo or natukoy na po niyo yung identity ng rider na yon? And if ever po na may nasirang gamit, sasagutin po ba ng LGU yung mga nasirang? Okay, una sa lahat, no, wala pa po kaming impormasyon kung sino po ang rider na ito. At yan nga po, no, hinihikayat ko po siya na pumunta sa aking tanggapan upang aming matulungan. Kung gusto niya mag-file ng kaso laban kay Lexter, yan po ay kanyang karapatan. Kung gusto niya filean si Lexter ng kasong reckless imprudence resulting to damage to property upang mabayaran ang kanyang nasirang kagamitan, kung sakaling ang nasirang kanyang cellphone o laptop, yun po ay option na pwede niyang gawin. Ngunit pag dumating nga siya rito at makausap ko, of course, just like what I did po, no, with Mr. Eustachio Rapal, pinalitan ko po ang kanyang cellphone, ay tutulong po. Tutulungan ko po ang rider na binasa ni Lexter. At baka si Lexter gusto rin siyang tulungan sa ibang paraan. Nagsabi naman siya na bibigyan niya ng helmet yung rider at kapote. No? So, sana nga po, no, umaasa po po na makapunta rito yung rider na binasa ni Lexter upang makapag-ayos ako ng isang araw kung saan makikita po kaming tatlo, makahingi po ng paumanhin personally si Lexer sa kanya, maabot ni Lexer yung tulong na gusto niyang iabot, at ako rin po personal na magbibigay ng tulong po sa kanya. Sir, nalulaki din kasi yung name yun sa mga fake bookings and fake deliveries. Opo, yes, ako po yung nananawagan, no? Gaya ng binanggit ni Lexer kanina, sa lahat po ng mga gumagawa ng mga fake bookings, ako po'y nananawagan na tigil na po natin ito. Kung ano man po ang galit ninyo kay Lexter o sa akin dahil sa mga nangyari, kami po ay humingi ng pamanhin at nandito na nga po si Lexter. Nag-public apology na po siya. Ito po ay bagay na talagang kusang loob niyang ginagawa. Kaya ako po yung maasa na humupa na rin po sana ang galit ng mga tao sa mga nangyari. At muli, no, sisiguraduhin po namin na hindi na po ito mangyari muli sa mga darating taon dito po sa kapistahan ng San Juan. At yung mga pagbabagong aming gagawin ay tiwala po ko na sa pamamagitan nito ay hindi na nga po mangyari muli ang ganitong klaseng kaguluhan. Wala na po kayong makikitang mga sapilitang babasain, wala na po kayong makikita ng mga sasaktan. Wala na po kayong makikitang kaguluhan sapagkat meron na lang pong isang basaan zone na kung saan pwede magbasaan. At itong basaan zone ito, of course, we will ensure peace and order inside the basaan zone. But outside the basaan zone, bawal po mangbasa. At mas madali na ngayon para sa ating kapulisan manghuli. Sapagkat kung kayo po ay mambasa outside the basaan zone, automatic violation na po yan ng ordinansa. Pwede po tayo magpataw ng as much as 5,000 pesos to an ordinance at pwedeng isaad po dun sa ordinansa ang pagkakakulong dun sa mga violators. No? So, isa pong gusto kong i-emphasize po, no, at gusto ko po maintindihan ninyo, yung 2018 ordinance
Ito po ay sa ordinansa na pinasa nung panahon ng nakaraang mayor. At nakitaan namin ito ng maraming loopholes o gray areas o kahinaan. Halimbawa, yung ibang mga violations sa na nakita natin itong mga nakaraang araw, hindi po yun nakasaad dun sa ordinansang yon. So, papalakasin namin ang ordinansang ito, aamyendahan namin siya upang lahat na maisip nating violations na pwede mangyari sa isang basaan ay mailagay doon. Yung mga loopholes, mga kakulangan, yung mga gray area, we will correct all of these and make sure that we will have a very, very strong ordinance na wala ng loopholes, all-encompassing. Lahat na maisip nating posibleng violations po, lalagay na po natin doon para talagang wala nang ligtas yung mga manggugulo kung sakali man sa mga darating na panahon. Okay. Sir, so bullet interest nito, sir? Ano, sorry? Bullet interest na. Oo. Kaya nga, napapasalamat din ako kay Lexter sapagkat nag-desisyon nga siya pumunta rito kasi sabi ko, hindi ka talaga titigilan ng lahat. No, hanggat, mangyari nga ang araw na ito at Lexter, yan talagang ano, no? Yung leksyong ito na natutunan niya, nakita niya na dapat maging mapagkumbaba, dapat akuin ang mga pagkakamali at ang pinakamahalaga ay hindi ito gawin muli upang wala nang mapirbisyo, wala nang masaktan, wala nang mabasasa. Okay? Yes, sir, alamas ko pa yung dila mo. Joke na, okay. Sabi ko nga sa kanya, Lexter, wag mo na ilalabas yung dila mo. Kasi ang ganda na nga nung apology niya kagabi, tapos nilabas pa rin dila, di ba? Kaya natuto na siya. Okay, mag-alala. Tatanong ko nga sana kanina kay Lexter, sir, ngayon. Kinumpis ka po ba yung baril niya? Ay, water gun lang kasi yun. Oo, water gun lang. Kasi sinahanap. Boy ko yung bibihin. Ah, ganun ba? Kami yun daw. Oo, kasi pag binenta mo, bibigay ko dun sa rider na mag-reklamo. Diyan, sa bahay lang po. Sa bahay lang. Ano na yan? Huwag mo iwawala. Oo, kasi isang bilhin din. Marami yung kakaintera sa dito. Marami yung bibenta ko ba talaga na? Mahabang buhay na po yun. bahagi yun ng leksyon na natutunan niya. No? Yes. Para hindi niya makalimutan na dahil sa water gun yan, nagkagalo ng kanyang buhay at dahil sa kanyang pinagdaanan ay nagsisi naman siya at nangakong hindi nagagawin muli. Sige po, maraming salamat po. Umangat ang kanyang kasikatan, parang siliwata. Sige po, thank you so much. Thank you. Okay, next turn. Sabahin niyo lang si Lexter. Sir, isa pa po, sorry. Lexter, sorry, isa pa sa pag-shake hands. Ano yan? Sorry? Shake hands. Yung pag-shake hands namin, ito ay isang simbolo ng kanyang pag-ako sa kanyang mga yung nagawa, no? Na sa totoo lang, talagang naging dahilan naman po ng pagkakaroon talaga ng kahihiyan. Dahil nga po sa mga kumakalat sa social media, mga viral videos, naging dahilan po talaga yun ng kahiyan para sa amin sa lungsod. At ako'y nagpapasalamat sa kanya sapagkat naglakas loob siyang pumunta rito, aminin ang kanyang mga kasalanan, aminin ang kanyang mga nagawa, at humingin ng tawad at paumanhin. So, para sa kanya, alam nyo, ito yung leksyon na sinasabi ko. Isang bagay na hindi niya makakalimutan, dahil natuto siyang magpakumbaba, humingi ng tawad, magbago, at hindi na niya ilalabas ang kanyang dila gaya ng kanyang pinangako at hindi na rin siya magiging mayabang sa anumang paraan. Right, next time? Okay. Nagpapasalamat din po pala ako sa mga
tatlong barangay namin, lalo na po sa kapitan namin na si Alvin Alonso po, na may pag-coordinate po kay Mayor na magkaayos po ang lahat. Lalo-lalo na rin po sa mga agawads namin sa Barangay Balumbato po. Yun lang po. Thank you. Sige. Pwede ba gusto pa safe kay Selector? Pwede ba pala safe? Papasalamat din po pala kay Mayor na nandiyan po pa rin po siya sa akin dahil may pagkakamali po rin po ako ngayon. Maraming salamat po sa'yo. Okay. So alam nyo, ano, bilang ama ng lungsod, no? Anak ko po, no? Na may tuturing ang bawat sa naman ninyo, kasama naman dyan si Lexter. Kung meron man tayo mga anak na gumawa ng anumang mali, no? Tungkulin natin bilang ama na turuan sila, no? Para hindi na po maulit ang ganitong mga pagkakamali. So, Lexter is one example of that. At base naman sa kanyang mga binanggit ngayon, magbabago siya. At pinagsisisihan niya yung mga nagawa niya at nangangapong dinagawa. Okay. Sige, okay.